Diyos na tayo ay magkaroon ng mababang puso. Amen? Pusong nagmamahal, pusong umuunawa, pusong nagpaparaya, pusong nagpapakumbaba. Amen? Kaya po ba natin magkaroon ng ganong puso? Hindi. Hindi tayo kay Lord. Mag-pray tayo. Amen? Kasi tayo talagang ano eh, likas sa atin na maging masama. Kasi nasa flesh tayo. Amen? Kaya kailangan natin ating Panginoong Jesus. Tandaan natin ha, wala tayong ibang kailangan, wala tayong ibang pangalang tatawagin, ang pangalan ng lamang ng Panginoong Yesu Cristo. Kasi siya lang ang binigay sa sinong ng langit at lupa para sa ikaliligtas ang ganyang pangalan na Jesus Christ. Amen? Sa Efeso chapter 3 verses 16 to 17, sabi rito, ibinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Amen? Kaya mga kapatid, lagi tayong manatili kay Kristo. Kasi sabi ng Biblia, ang mga nakipag-isa kay Kristo ay pag-aharian ng Diyos. Amen? Nabasa niyo na po ba yun? Ha? Ang mga nakipag-isa kay Kristo ay pag-aharian ng Diyos. At paano tayo pag-aharian ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Amen? Kaya ang sabi po dito, idalangin natin na sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang ating mga buhay espiritual. Ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso. Amen? Naintindihan niyo po ba? Naway manatili ang Panginoong Jesucristo sa ating mga puso. Hindi yung unforgiveness, hindi yung kapalaluan, hindi yung love of money, hindi yung pagiging warrior. Diba? Minsan yun ang nakatrono sa mga puso natin eh. Yung galit sa mga tao na who hurts us in the past. Minsan ganun eh, ang nakatrono sa puso natin. Kaya minsan, ang lumalabas natin sa bibig natin ay kung ano yung nakatrono sa puso natin. Minsan galit, minsan yung nanakit. Diba? Kaya ipag-pray natin na pagprunohan ng Panginoong Jesucristo ang ating mga puso. Nang sa gayon, mag-reflect ito sa uri ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sabi rito, dalangin ko ng pag-ibig ang maging ugat at pundasyon ng lahat ng inyong gawain. Pag ang pag-ibig ang pundasyon ng ating pananampalataya, sigurado na ikay lalago, ikay lalong mapapalapit sa Panginoon. Kasi ang pag-ibig at ang Panginoon ay isa. Kasi siya yung tunay na pag-ibig. At i-demonstrate niya ito more than 2,000 years ago sa cross ng Calvary. Amen? Naintindihan niyo po? Gutom na kayo? Ang hina na ng amen niyo. Matthew 26 verse 41, sabi rito ha, tandaan, magbantay kayo at manalangin. Ano ibig sabihin dito, magbantay kayo at manalangin? Sinong babantayan mo? Sarili, hindi yung katabi. Hindi yung, di ba? Kasi minsan may kinorek ako, alam mo ang itinuro niya, kasalanan ng iba. Pero yung tinuturo ko sa kanya na baguhin mo ito, tanggalin mo ito, ang ginawa ay may itinuro ng iba. Si ganito nga, ganyan din, ganyan. Kapatid, ikaw ang tinuturo nga mo ngayon. Hayaan mo at bukas siya naman. Di ba? Sabi rito, magbantay kayo. Ang babantayan natin ay ang ating mga sarili. Amen? Hindi yung kapwa natin. Bantayan natin ang ating mga sarili. At end of the day, we will face the Lord. Ha? Wala tayong ibang makakasama pag humarap tayo sa Diyos, kundi ikaw lang at ang Diyos. Amen? At uhukuman niya tayo ayon sa ating ginawa. Hindi sa ginawa ng ating kapwa. Pwede ba yun? Pwede ba yun na pag humarap ka sa Diyos, sinabi ng Panginoong Diyos, ito yung mga ginawa mo nung nabubuhay ka pa. Pwede bang sabihin mo, oh Lord, pero mas masama sa akin si ganito. Pwede ba yun? May bearing ba yun dun sa hatol sa'yo ng Diyos? Wala. Kasi, hahatulan ka ng Diyos kung ano yung ginawa mo. Kaya nga, salvation is
ano, individual or personal. Tandaan natin yan. Ang salvation mo ay personal. Ang ibig sabihin ito, ang bumusisingin ng Diyos doon sa mga ginawa mo ay yung personal mong ginawa, hindi ginawa ng kapwa mo. Haatulang ka doon sa nagawa mong pagkakasala, hindi ayon sa pagkakasala kung mga itinuturo mo na mas masama sa iyo. Amen? Naintindihan po ba natin? Kaya bantayan natin yung ating mga sarili. Sabi rito, magbantay kayo. At habang binabantayan natin ang ating mga sarili, manalangin tayo upang huwag tayong madaig ng tukso. Amen? Halimbawa, nakikita natin yung magkakamali natin. Ipagalangin natin na pagtagumpayan natin yun at huwag tayong tuluyang mahulog dun sa pagkakasala na yun. Amen? Kasi pag busy tayo sa pagbabantay ng ginagawa ng iba, hindi natin makikita yung sarili natin kamalian. At hindi tayo magbabago. Sigurado yan. Bakit? Sa atin, walang bearing yung nagagawa natin pagkakasala eh. Pero pag yung ginagawa natin, ginagawa ng iba, kitang-kita natin, sobrang sama naman ng tao niya. Pero pag ikaw ang gumagawa, parang hindi naman gaano masama. Diba? Patatawarin naman ako ng Diyos. Hindi. Tandaan natin, babantayan natin ang sarili natin. Hindi tayo magbabantay ng iba. Minsan, trabaho po ng pastor na magpaalala. Ano po? Pag-pastor na kayo, pwede na lang kayong mag-review. Ano po? Kasi binibigay talaga sa pastor yung responsibility na mag-review kapag yung kanyang mga tupa ay naliligaw. Diba? Halimbawa, napapahiwalay yung tupa. Kasi nakakagawa ng mga kamalian, ang gagawin ng pastor, huwag kanyang balik ka rito. Balik ka dito sa standard ng Panginoon. Diba? Ang ganda ng pakinggan, ano? Balik ka lang dito sa standard ng Panginoon. Pag ganun lang ang salita, ano? Pero subukan mong tungkukin yung pagkakasalang ginagawa. Kahit hindi mo pinangalanan, aaray at magagalit sa'yo. Tama? Diba? Kahit wala kang ilagay na pangalan, may magagalit sa'yo. Ako ang pinapatamaan mo, hindi ako yun. Diba? Hindi, wala naman ako nilagay ng pangalan. Hindi, alam ko, ako yun. Magigalit sa'yo. Instead na makita yung love mo na, kapatid, huwag kang dumaan dyan, malalaglag ka dyan. Diba? Nakikita ng pastor yun eh. Kapatid, kasalanan yan. Magkakasala ka yan o mamamali ka yan o mapapahama ka dyan. Minsan nagagalit pa sa nagsasabi. Nawa, dito sa mga puso nito na naandito ngayon, matutunan natin na tingnan yung love instead ng condemnation. Kasi hindi naman nagko-condemn ang pastor, kundi nagre-rejoke lang. Kasi may care. Diba? May care. Merong pagmamahal, meron kang tuluyang mapahamak, mapalayo. Amen? Naintindihan niyo po ako? Baka mamaya may galit na naman sa akin, ha? Hindi ko salita to. Ano po? Ipinapaliwanag ko lang. Sabi po rito, ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Sa English, the spirit is willing, but the flesh is weak. Mahina talaga ang laman. Kasi ang nature ng laman is to sin. Ang laman ay laging tendency magkasala. Pero yung spirito natin willing. Kaya dapat, ang palakasin mo ay alin? Yung laman o yung spirito? Alin ang pakapakainin mo? Yung laman o yung spirito? O spirito. Paano natin mapapakain ng spirito? Sa pamamagitan ng Word of God? Ha? Sa mga lesson na binibigay ng pastor? Sa mga rebuke na ginagawa ng pastor? Matulig tayo. Amen? Naintindihan niyo ako? Ha? Hindi kayo nagagalit sa akin. Amen. Praise God. So dapat magkaroon tayo ng pananampalatayang hindi ampaw, kundi pananampalatayang hindi natitinag, hindi mabilis malukma, hindi mabilis mawasak. Amen? Amen. Sa Santiago chapter 1 verse 6, subalit ang nananampalataya ay dapat magtiwala sa Diyos. Amen? Kung may tiwala ka sa Diyos, dapat, kapag may mga bayo ang buhay, ha? Lagi niisipin mo na yun lang yan, bukas ang babago din yan. Bakit? Kasi meron akong Diyos
na mag-aayos ng lahat. At maaring yung pinagdadaanan kong mga pagsubok ng buhay ay paraan ng Diyos para ako ay lubugin na maging mabuting kagasunod niya. Amen? Amen. Sabi nito, huwag mag-aalinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Tandaan ninyo, it is impossible to please God without faith. Hindi natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng pagtududa. Amen? Kaya huwag tayong magtuda sa Kanya, kundi lagi tayong magtiwala sa Kanya. Lagi tayong umapit sa Diyos sa ating matibay na pundasyon. Ang pananampalatayang ampaw ay madaling matangay ng masama. Tandaan natin yan. Kapag hindi totoo yung iyong pakikipagrelasyon sa Diyos, kaya ka lang nasa church dahil sa mga motibong pansariling interes, tandaan natin, madali kang matatangay ng masama. Tandaan po natin yan, ha? Sa Efeso chapter 4 verse 14, nang sa gayon, hindi na tayo maging tulad ng mga batang madaling matangay ng sarisaring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangat ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Huwag daw po tayong magpapalinlang. Amen? Kasi yung mga batang mananampalataya, hindi kasi nakikita ang paglago sa pananampalataya, yung maturity. Hindi nakikita yung mga edad mo na. Hindi yung nakikita kung gaano ka nakatagal sa church. Makikita ang maturity ng isang Kristiyano kapag sinusubok ka at ipinapasa mo yung pagsubok na yun. Kapag nagkakaroon ka ng mga bayo ng buhay and yet masaya kang sumusunod sa Diyos kasi alam mo hindi kanya mapabayaan. Amen? Amen. Malinaw yan, ha? Amen. Napakadaling masino ng kaaway ang mga hindi totoo ang paglapit sa Diyos. Naniniwala ba kayo ron? Kaya dapat tutuhanin natin ang paglapit sa Diyos. Yung ating paglilingkod at pakikipag-ibigan sa Kanya. Gawin natin makatotohanan ng sa gayon, hindi tayo basta-basta malilin lang ng kaaway. Amen? Naintindihan niyo po? Purihin ng Diyos. Napakadaling malilang ang pananampalatayan walang laman. Paano nagiging walang laman ang pananampalatayan? Sige nga. Paano nagiging walang laman ang pananampalataya? Kapag Sunday worshiper ka lang, walang laman ninyo. Bakit? Ang tunay na may laman ay yung ramdam mo ng ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagana sa iyong buhay. Amen? Na magkaroon ka man ng mga circumstance ng buhay, relax ka lang. Bakit? Ha? Hawak ko ng Diyos ko. At makapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Tingnan niyo ito. Mag-ingat kayo, ha? Minsan, ang demonyo, may mga ino-offer na madaling kapamaraanan. Mag-i-enjoy ka kasi masarap. Intindihan ko ninyo? May mga operang kaaway na parang kagaya niyan. Mas madaling pumatol kaysa magpasensya, di ba? Mas madaling pakawalan yung galit mo kaysa magtimpi, di ba? Tama po ba? Mas masarap mag-enjoy sa mga bisyo. Tama po ba? Pero mahirap kapag tatalikuran mo ito. Tama? Tama po ba? Yung mga makamundong pagnanasa, di ba? Ini-enjoy yun ang katawan ng tao. Pagtatanggihan mo yun, di ba? Mahirap. Di ba? Dahil inihila yung laman mo eh. Nung mga bagay na yun, tama? Pero pag pinagbigyan mo yun, katulad nitong daga na ito, at nang-enjoy na siya, nang i-consume lahat ng mga yung mga temptation na yun, hindi niya mamamalayan. Unti-unti siya matatrap at hindi na siya makakalabas doon sa pagkakasala ngayon. Naintindihan niyo po ang gusto ko
sabihin. Kaya mga kapatid, yung pananampalataya natin dapat nakaangkla kay Lord. Nakapokus sa kanyang mga kautusan. Susunod ka kahit mahirap. Bakit? Ha? Bakit? Susundin mo kahit mahirap kasi yun yung tama at yun yung magdadala sa'yo sa mabuti at maayos. Kasi yung mga bagay na ini-enjoy ng laman, hindi mo namamalayan, mabibitag ka dyan hanggang hindi ka na makaalis. Amen? Amen. Nawa ko, may natutunan ko tayo sa simpleng illustration na ito. Guman o hindi, ang nasasaad sa araw na ito, makakabuting bantayan natin ang ating pananampalataya. Amen? Maaaring sabihin mo, hindi para sa akin yan, para kay ganito yan, hindi. Para sa atin lahat yan. The fact na dinala tayo ng Diyos ngayong hapon ito, may itinuturo sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pinag-aralan. Amen? Amen? Amen. Gawin nating aral, itanim natin sa puso natin para ito ay magbunga ng isang buhay na binago at inayos ng Panginoon Diyos. Amen? Amen. Upang huwag tayong malinlang o masila ng pinuno ng sanlibutan. Sino yung pinuno ng sanlibutan? Si Satanas. Mag-offer si Satanas ng mga bagay na masarap para sa laman. Pero ang dulo nito ay kapahamakan. Amen? Kaya makinig kayo, eh pastor. Amen? Huwag nawa masayang na nagpipiyok na o tawag dito, na mamaos na yung pastor na inyong kakasalita. Kasi sayang ang leksyon. Ano po? Sayang yung matututunan natin kung hindi natin nasasabunan. Amen? Manalangin ka ng tulong lagi sa Diyos. Amen? Pinaka-the best po sa lahat ng solusyon, tandaan ninyo. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang problema mo, gusto mo ng the best na solusyon? Ha? Panalangin. Minsan ipinauhuli natin yung panalangin. Uutang muna tayo sa Bumbay. Diba? Uutang muna tayo kung kanino na parang piling natin masusolusyonan. Tapos saka ka man nalangin, Lord, ang taas na ng interes. Lumog na ako. Hindi, unahin mong manalangin. Yan yung ginagawa ng maraming mag-asawa dati. Ha? Isipin mo, papunta kami ng Abra, mag-i-mission kami. May mga dala kaming chinelas, may mga dala kaming mga kung ano-anong pwedeng ipamigay sa mga katutubo. Nasiraan kami sa Tipilex. Tinaw kami ng contract, dinala kami sa isang kalier. Tapos ang babayaran ko ay 38,000 para maayos yung sasakyan. Eh walang-wala kami. Kanino ako kukuha? Alam mo, ginawa namin ng Lord, ay ni Jean, nag-pray kami sa Lord. Lord, tulungan mo kami para makuha yung sasakyan doon. Layo-layo pa ng Lord. Tulungan mo kami na maipaayos namin yun. Alam mo, ginawa ng Lord, ay isa kaming kaibigan, siya ay may tindahan sa harap ng Holy Deliverance. Nag-offer siya na. Meron ako rito mong pera. Hindi ko naman kailangan. Gamitin mo muna. Pay when able, walang interest. Walang kung ano pa man. Ano ang ikinikwento ko rito? Yung pangungutan? Hindi. Pag inuna mo ang prayer, tumutugon ng Diyos. Pag inuna mo ang Diyos, siya ang gagawa ng paraan. Kaya karamihan sa tao, no? Gumagawa muna ng sariling hakbang. Gumagawa muna ng sariling paraan. Kaya simula ngayon sa araw na ito, bago kayo gumawa ng hakbang, manalangin muna kayo sa Diyos. Para siya yung gumawa ng paraan. Amen? Lahat tayo nasasadlak sa sitwasyon, nangangailangan talaga tayo. Pero unahin natin kay Lord iatang yung ating mga kabalisaan. Amen? Yun yung matibay na pananampalataya, yung hindi natutumba. Bakit? Kasi may tumutugon, makapangyarihan sa lahat. Amen? Amen. Upang ang relasyon mo sa ating Panginoon Diyos ay hindi rin maging
May gusto ba rito magkaroon ng relasyon sa Diyos na ambaw? Ha? Alam, ayaw natin ng ganung relasyon. Gusto natin mabungang relasyon, matibay na relasyon. Amen? Yung kahit anong mangyari, mahal mo siya at mahal ka niya. Parang relasyon din namin pag-asawa, di ba? Kahit anong mangyari, mahal namin ang bawat isa. Bakit? Yung relasyon namin ay hindi ang pao. Bakit? Meron kaming third party. Yung third party na inaalaw, si Lord Jesus Christ ang sentro. Amen? Maging buhay mo, maging negosyo mo, maging yung mga problema mo, subukan mong si Lord ang maging sentro. Nakikita mo na siya ay Diyos na hindi nagpapabaya. Pag-aari niya ang lahat, anong kailangan mo na hindi niya kaya magbigay? Amen? Wala kang kailangan na hindi kaya ibigay ng Diyos, kaya niya ibigay ang lahat. Amen? Kaya lang gusto ng Panginoon, bago kabigyan, kailangan maayos ang puso mo. Nakapokus ang puso mo sa Kanya. Para hindi siya mapalitan sa trono ng ating mga buhay. Amen? Awa, ang lahat ay napagpala. Muli, ako po si Pastor Ian Monasterial. At maganda ka pala sa mga. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sarap pong makinig ng salutes. Amen po ba? Purihin ang Diyos sa kanya. Message sa atin ngayong linggo. So, putas nga po ng kamay ng mga bata. Oh, dito po tayo sa bata po. Dito po sa Jeremy Nikita. Dito po sa harapan yung mga bata. Asa na si Ate Camille? Camille, ay, dito po. Sabihin tayo sa Lord. Kasi kanina, di ba, kabataan, kananayan, katatayan, ngayon talaga, bata. Hindi kabataan, yan. O, saan na mga bata? Ano ito? Asan na? Ayan. Kala niyo, baka sigilin niyo na naman ako, ha? Bakit? Ano ito? Ano ito? Halika, listen po. Mamaya, sabihin mo sa akin mga magulang, bakit kami mga bata? Hindi na naman tinawag. Halika dito, bibili. Kayo na naman, halika dito. Alright? Sige, yan ha. Wala na kami pang bata. Diyan, halika rito, Ate Dayan. Dito tayo sa harapan. Halika rito. Macy. Okay? Alright? Dayan, halika rito sa mga ulit sa harapan. Ate Dayan, halika rito. Yung dalawa dyan. Halika rito. Para may susunan ng mga bata. Halika rito, bilis. Narinig kita eh. Dalal ka ng dalal sa likod ko eh. Halika rito. Sabi nila na, bilis. Join us. Wala na ba mga bata dyan? May bata pa doon. Bandang gilid. Gitna. Asa na ba yung mga bata dyan? Alright? Ay, ano ba yung mga bata? O sige, usog kayo ng konti. Busog. Yung aking mga sambuhala ay yung nabasa. Alright? O sige. Kantahin nyo at sasayawin po namin. Wala na ba mga bata dyan dito sa harapan? Halina po kayo, mga kapatid. Thank you.
Sigan!
nagsasaya, ako nagsasaya sa piling mo. Let us pray. Tas pagdating ng ating mga kamay sa ating Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga binigay mo sa aming mga salita sa hapon nito, Panginoon. Nawa, Lord, ikaw po, Lord, ang siyang magtanim nito sa aming mga puso upang sa aming po, Panginoon, pamumuhay, makita po ang kapangyarihan, Panginoon, ng iyong mga salita. Kapangyarihan ng iyong mga pangako sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord. Hindi namin kayang maging matwid. Ikaw ang aming katwiran, Panginoon. Tulungan mo kaming manatili sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kaming manatili sa iyong mga salita ng sa gayon, Panginoon. Lord, ang landas na gusto mo para sa amin, ang siya lamang namin lalakaran. Panginoon, salamat sa magandang lugar, naging sa magandang panahon, Panginoon. Kahit nga po, Panginoon, ng ulan, Lord, nagpapasalamat pa rin kami sa iyo. Sapagkat, Lord, ang aming pananampalataya, Panginoon, ay hindi nakabase sa weather, Panginoon. Kundi nakabase ito, Lord, sa napakalaking pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka. At dalangin ko po, Panginoon, na yung mga kapatid namin na merong karamdaman, bigyan mo po, Lord, ng kagalingan. Inuubusan mo namin ang kanilang mga katawan na gumaling sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. At dalangin namin, Panginoon, na yung aming mga kapatid na may mga pangangailangan financial, Panginoon, Lord, ikaw ang magkaloob sa kanila. Lord, ikaw, Panginoon, ang aming pastol. At alam namin hindi po kami magkukulang, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, luwalhatiin ka sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa mga pangyariang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. At ang lahat ng nagmamahal at sumasamba sa Diyos ay magsabi na, Amen! Amen! Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Palain, Panginoon, ang aming pagsasalo sa iyo ngayong araw na ito, Lord. Maging kalakasan ang aming katawan upang ang aming katawan ito, Panginoon, magamit namin sa pag-iwag ko na ito sa iyo.